Hello guys, highlights po to ng life story ni Moses. Sabi po kasi nung isang mabuting pastor, ang history po talaga ng Egypt, hindi daw po talaga makikita yung pangalan ni Moses. Kasi ang bottom line po noon, kasi parang kahihiyan po yun ng history ng bansa nila eh. Kasi syempre pinagtakpa na po nila yung history ni Moses kasi nga po, mapapahiya po yung hari na, siyempre, generation by generation, may hari po. Mapapahiya po yung bansa nila eh. Kasi nga po, nagkaroon ng salot, tapos naging matigas yung puso ng hari. Parang dinilit po nila lahat po ng pangalang Moses sa history nila, wala po si Moses. Pero pagka po talagang Bible ang pag-uusapan, Holy Scripture, nandun po talaga si Moses. Napakalaki po ng ginampanan ni Moses sa history ng humanity, ng parang sa history ng generation ng tao, ng paglikha ng Panginoon sa tao, sa humankind po. So, ganun po nangyari. Parang talagang kung iaano po natin ang life story ni Moses, napakarami pong life lesson. Unang-una na po dun yung pagtalima mo, pagsunod mo sa Panginoon. Kasi Panginoon po yun eh, talagang dapat po talaga para matuwid ang buhay ng isang tao. Susunod po talaga tayo sa katuwiran ng Diyos eh. Hindi po natin pananatiling matigas ang puso natin eh. Kasi nga po may consequence lagi. Tapos yung pong talagang will ni God, yung po talaga yung mangyayari. Hindi po pwedeng ang tao talagang makakapaghari. Kasi Panginoon nga po talaga eh. Meron po talagang good and bad consequence sa pagsunod natin sa Panginoon. Tapos yung pagiging believer mo, may consequence po talaga. Tapos yun nga po, yung mga taong mapapabuti ka kasi nandun ka sa daang papunta sa path ni God. Tapos yung pong mga himala talaga, makikita mo talaga kapag believer ka. Dami po talagang lesson eh. Hindi po maikakaila talaga na nangyari talaga yun eh. So yun lang po guys, thank you po for watching and lagi po nating tatandaan, patatagin po natin ang faith natin sa Creator natin kasi magliligtas po talaga sa ating lahat yun. Thank you po and God bless us all.